Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, "46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus." Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang pamalo ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, gumawa si Jesus ng isang panghagupit na lubid at galit na ipinagtabuyang palabas sa templo ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Magandang pagnilayan ngayon na ang galit ni Jesus ay bunsod sa pagmamahal niya sa Diyos Ama at sa ating mga tao. May 2 uri ng galit. Batay na rin sa ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Una, ang galit ng pagmamahal. Sinong mga magulang kaya ang matutuwa kung ang anak nila ay laging mababa ang grado sa paaralan? Sinong matinong magulang kaya ang hindi kagagalitan ang mga anak na inuuna pa ang barkada kaysa ang pagtulong sa bahay? Ang galit ng mga magulang ay galit na may kasamang pagmamahal at pagdidisiplina. Nagagalit ang mga magulang hindi dahil kinamumuhian nila ang kanilang mga anak, kundi dahil sa pagmamahal nila at sa kagustuhang mapasaayos ang kanilang buhay. Ganyan din ang galit ni Jesus na ating nakita sa Ebanghelyo. Ang galit ni Jesus ay dulot ng kanyang pagmamahal. Sabi nga sa Salmo, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab." Ang tanong sa atin ngayon ay, nag-aalab ba na parang apoy ang ating malasakit sa isa't isa? Kapag may nakita tayong isang matalik na kaibigan o isang mahal sa buhay na nagkakamali, handa ba tayong ipakita ang pagmamahal natin sa kanila sa pamamagitan ng pagtatama sa kanila? Ang tunay na sumisira sa mundo ay ang kawalan ng apoy ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Hindi tayo hinahayaan ni Jesus na mapariwara, kaya ipinakikita niya ang galit ng pagmamahal hindi upang sirain tayo, kundi upang buuin tayo bilang kanyang kawan. Ikalawa, ang galit ng mga hangal. May mga taong nagagalit sa tama,
Nagagalit sila sa kabutihang hindi nila kayang tanggapin. May mga taong kapag itinama ay nagagalit sa halip na magpasalamat. May mga taong pinagmalasakitan na, pero sila pa ang nagagalit. Ganyang-ganyan ang ugali ng mga Hudyo at mga Hintil sa pagpapahayag ng mga apostol. Ipinapahayag nila ang daan ni Jesus ng pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay. Ngunit hindi nila ito matanggap. Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at isang kahangalan para sa mga Hintil. Kung tayo ay hangal, magagalit tayo kay Jesus. Kung sarado tayo sa pagtatama ng Diyos, magagalit tayo kay Jesus. Kung susuriin natin ang ating sarili, paano ba natin tinatanggap ang pagtatama ng Diyos sa ating buhay? Mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya hinahayaang mapahamak tayo. Ang kinakailangan lamang nating gawin ay maging bukas sa kanyang pagmamahal, lalo na sa kanyang pagtatama sa mga kasalanan at kamalian natin sa buhay.